mga pahayag na ginagamit sa pagbibigay ng opinyon at mga wastong gamit ng salita. Opinyon. Ito ay paliwanag lamang batay sa mga makatotohanang pangyayari. Maaari din itong saloobin at damdamin ng tao at hindi maaaring mapatunayan kung tama o hindi. Bahagi na ng pang-araw-araw na buhay ang pagbibigay ng opinyon sa mga pangyayaring nagaganap o namamalas sa ating paligid. Sa pagbibigay ng opinyon, makabubuti kung tayo ay may sapat na kaalaman sa paksang pinag-uusapan upang masusing mapagtimbang-timbang ang mga bagay at maging katanggap-tanggap ang ating mga opinyon. Mga pahayag sa pagbibigay ng matatag na opinyon. Buong igting kong sinusuportahan ang kumbinsido akong, lubos kong pinaniniwalaan, labis akong naninindigan na mga pahayag sa pagbibigay ng neutral na opinyon. Kung ako ang tatanungin, kung hindi ako nagkakamali, sa aking palagay, sa tingin ko, sa totoo lang, sa aking pananaw. Sa pagbibigay ng opinyon, mahalagang matutuhan ng wastong gamit na mga salita upang maging kapanipaniwala o kahika-hikayat ang pahayag. Simulan natin sa katagang ng at nang. Ang nang na mahaba ay ginagamit bilang pangatnig sa mga pangungusap na hugnayan o bilang pang-abay. Maari ding sa gitna ng dalawang salitang ugat o dalawang pandiwang inuulit. Ginagamit din ito sa simula ng pangungusap. Sumasagot din sa tanong na paano. Ang nang na maikli ay ginagamit bilang pananda sa tuwirang layon ng pandiwang palipat at ginagamit din bilang pagpapakita ng pagmamay-ari ng isang bagay o katangian. Dumako naman tayo sa gamit ng rin din at raw daw. Ang rin at raw ay ginagamit kung ang sinusundang salita ay nagtatapos sa patinig o a, e, i, o, u at malapatinig na letrang W at Y. Paalala, hindi maaaring gamitin ang rin at raw kung ang sinusundang salita ay nagtatapos sa pantig na ra, re, ri, ro, ru. Ang din at daw naman ay ginagamit kung ang sinusundang salita ay nagtatapos sa katinig o BKD, GHL, MNP, QRS at T. Paalala, sa pagkakataong ito, hindi natin ibibilang sa katinig ang letrang W at Y sapagkat sila ay pawang malapatinig. Subukin at subukan. Ang subukin ay sumusuri at nagsisiyasat sa uri, lakas o kakayahan ng isang tao o bagay. Ang subukan naman ay kapag gustong malaman kung ano ang ginagawa ng isang tao o bagay ng patago o palihim. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, ito ang inyong guru sa Pilipino, Binibining Rogelyn E. Hermosura. Paalam!